Hi everyone, kumusta po kayong lahat? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at nasa maayos na pangangatawan. Medyo controversial ang topic natin ngayon. So eto na nga, nalalagay ngayon sa matinding pagsubok ang SMNI at si Pastor Apollo Quiboloy mismo. Una nang ginawa ng hearing ng kamera, ang di umano'y pagpapakalat ng fake news ng mga anchors ng SMNI na sina Lorraine Badoy at ka Eric Celis. Ito ay tungkol sa sinasabing napakalaking gastos na di umano'y ginawa ni Speaker Romualdez sa kanyang mga biyahe. Pagkatapos nito, habang sinasagawa yung hearing, nahalungkat na rin ang tungkol sa prangkisa ng TV station ng SMNI. Ipinatawag ng kamera si Pastor Apollo Quiboloy para magpaliwanag tungkol sa issue na ito. Pero sa di malamang dahilan, hindi sumipot si Pastor Apollo Quiboloy. And instead, nagpadala lang siya ng sulat na kung saan isinasaad dun sa sulat na yon na hindi siya dadalo sa isinasagawang hearing ng kamera dahil ayon nga sa kanya ay hindi naman daw siyang may-ari ng SMNI. Pero ang nangyari kasi, sa pagsisiyasat ng kamera, lumalabas sa mga hawak nilang mga documents na si Pastor Apollo Quiboloy pa rin ang may-ari ng TV station ng SMNI mula nang nirenew ang prangkisa nito noong 2019. At dahil di umano sa iba't ibang violations ng SMNI na nasilip mismo ng kamera, nagpasa sila ng resolution sa NTC or sa National Telecommunications Commission na kung saan hinihimok nila ang NTC na suspindihin ang prangkisa ng SMNI. Ilan sa mga dahilan na sinasabi ng kamera dito sa kanilang resolusyon na isinumite nila sa NTC ay ang dahilan na nagpapakalat di umano ng fake news ang TV station ng SMNI. At pangalawa ay yung pabago-bago na sinasabing pagmamay-ari kung sino talaga yung totoong may-ari ng SMNI mula nang makuha nila ang kanilang prangkisa. Although resolution pa lang naman ito at hindi pa ito isang tinatawag na bill. Kumbaga wala pang bill na nai-file sa Kongreso para bawian ng prangkisa ang SMNI. Pero may mga speculations kasing lumalabas na baka next week daw ay magpa-file na ng bill ang Congress para bawian ng prangkisa ang SMNI mismo. At hindi pa dito natatapos sa dalawang issues na ito ang kinakaharap ng SMNI. Dahil ngayon naman, nais paimbestigahan ni Senator Hontiveros ang mismong si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa di umano na alleged human trafficking at pang-aabuso sa mga menor de edad. Na ayon mismo kay Senator Hontiveros, hindi lang ito mga chismis. Kung hindi, may mga basehan ito. In fact, meron siyang inilabas na mga videos na kung saan may mga witnesses. Na ayon mismo kay Senator Hontiveros ay hindi lang ito mga chismis. Kung hindi, may mga hawak-hawak siyang mga testimonies ng sinasabi niyang mga witnesses na magpapatunay dito sa kanyang mga alegasyon. Ang Senado ay naimbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse, at child abuse na inireklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Quiboloy, ang leader ng religious group ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis, testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Quiboloy. Ngayong maga, bago ko magpatuloy, kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school nung time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap, na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, ginatawag na youth camp. Nadala po, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, di pulog, so, punta kami ng Pagadian, sa Bongga del Sur, sa Bongga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming 15 noon, kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Solicit na niya. Minsan tatlo kami, nangaharana, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. Mas time yan. Yung pala tag 800, 1,000, hindi pa pala sa kontento noon. Noong 99, yung youth camp po, isang buwan po kami ng youth camp. Then after noon, nag-full-time na kami. Ilano kami, pinalusip po kami na mag-full-time. Noong umpisa po talaga, 99, dalawang buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung afternoon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag kang mag-knockout, dahil black money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, natawag kasi na ang yung Panginoon, maging ano, parusahan ka, gano'n, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko doon dati, 500.
400, 300, pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung ano. Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong buo, buong taon, buong buhay mo, tulong ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Yung 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang kapalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibaloy yung nag-order noon at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, naparusahan niya, tapos magagalit niya siya, tapos nautusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Kasali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Papa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung palang padel na pinapakita doon sa mga hising. Maliit lang doon ng konti. Tapos makapal lang doon ng konti. Ganun pong pinapalo sa amin. Pastoral ni Pastor Apollo si Tibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, payo po ang member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral. Merong inner circle at inner circle. At ako po ay nandoon sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Tibuloy. At pinasabag po kami na mamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una po po natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto, police union sa Cubao, noong 1991 po. At pinapapagdang po kami ng mga PPA at PNA at mga faith na student po. May dala-dala po kami iba't ibang association para kami po ay lumipong ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdaman sa Lukha Association, Shivers, Sons of David. Seven po yung association, nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga PPA at PNA para kami po ang makapan ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming limitans. Katulad ng nangyari noong nakaraan sa SBSI, na isa ring religious organization. Isa na namang religious organization ang nasa kontrobersiya ngayon at ito ang Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan nga ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam natin na kapag ka nagkakaroon ng Senate hearing, ito ay dahil sa kagustuhan ng Senado na magkaroon ng kaliwanagan ang mga issues and of course, in aid of legislation ang dahilan. Kumbaga, ginagawa nila ito para himay-himayin ang mga issues at para na rin alamin kung may katotohanan nga ba ang bawat alegasyon at kung may dapat nga bang managot. At sa bawat pagtatapos ng isang Senate hearing, inaasahan nila na may naitulong ang isinagawa nilang hearing para lalong mapalakas o lalong mapagtibay ang bawat batas na meron tayo. At katulad nga sa issue na ito, ang batas tungkol sa human trafficking at child abuse. Pero at the same time, pwede rin magrekomenda ang Senado sa Department of Justice o sa DOJ para sa mga susunod na hakbang na pwede nitong gawin. Katulad nung nangyari sa mga opisyal ng SBSI na kung saan inaksyonan agad ito ng Department of Justice. Agad nilang inaksyonan yung mga sinasabing reklamo laban dito sa mga opisyal ng SBSI. At ipinakulong nila agad ang mga sinasabing suspects sa pang-aabuso sa mga menor de edad and at the same time sa kasong human trafficking na allegedly nangyayari sa loob ng SBSI. Pero syempre para sa kaalaman nating lahat at bago tayo humusga, lagi nating tandaan na ang Kongreso at ang Senado ay hindi mga korte. Kumbaga, wala silang karapatan na magbigay ng hatol. So sa ngayon, ang lahat ng ito, itong tungkol sa SMNI at tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, ay pawang mga alegasyon pa lamang. Kumbaga, wala pang napapatunayan sa mga bintang na ito at wala pa rin kaso. Although may dating pending case si Pastor Apollo Kibuloy sa DOJ na kung saan hanggang ngayon ay on appeal pa rin at tungkol din ito sa magkaparehong mga bintang ngayon, wala pa rin desisyon tungkol sa mga kasong ito. Katulad din ito ng mga kaso niya sa Amerika. Yun nga lang, sa Amerika, naglabas ng warrant of arrest ang FBI laban kay Pastor Apollo Kibuloy noong November 2021. Hindi nga lang nila pwedeng hulihin si Pastor Apollo Kibuloy dahil nasa teritoryo ng Pilipinas si Pastor Apollo Kibuloy na kung saan isa siyang mamamayan ng bansang Pilipinas. Not unless kung papayagan ng ating gobyerno na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy papuntang Amerika. That's the only time na pwede siyang arestuhin pagtapak niya ng Amerika. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay mag-abang na lang muna tayo kung paano magpo-progress itong mga reklamong hinaharap ng SMNI at ni Pastor Apollo Kibuloy. May kasabihan nga tayo, the truth will set us free. And of course, the best way to prove this is to face the music. I'm sure may mga taong natutuwa sa mga pangyayari ito at meron din hindi, lalong-lalo na yung mga naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy. At para naman sa akin, iiwan ko ito sa mga taong may otoridad para himayin
at pag-aralan ang mga reklamong ito based on evidences. Dahil naniniwala ako na tanging mga ebidensya lamang ang makapagpapatunay kung inosente o guilty nga ba ang mga inaakusahan. We need to have faith with our justice system, kumbaga. Let our justice system do its job, kumbaga. Ibig sabihin, palayain kung inosente at parusahan kung nagkasala. And this is all for now, mga kaibigan. Have a pleasant day ahead of you and God bless.